Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Whistleblower PH 2.0. Sa mga hindi po nakakabisita, sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Whistleblower PH 2.0, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo kay Whistleblower PH 2.0. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking inilalabas kagaya nito. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Whistleblower PH 2.0 at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Bangungot ng mga Aquino, dumating na sa katauhan ng mga anak ng huling Marcos Loyalist. Librong detalyanong nakasulat ang kadimonyohan ni Cory na republish na matapos ang 32 taong paghihintay. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Whistleblower PH 2.0. The book is finally available for sale again. Ito ang anunso ng mga anak ni Colonel Arturo Arwiza o mas kilala bilang The Last Loyalist matapos ang mahigit 3 dekadang pananahimik simula ng mailathala ng kanilang ama ang libro na pinamagatang Ferdinand E. Marcos, Malacanang Tumakiki, na ngayon ay maaari nang mabili ng publiko saan mang panig ng mundo. Aba, yan maganda yan, no? Dati kasi hindi natin nalalaman ang tunay na istorya ng mga Marcos, lalong-lalo na ni Apo Lakay. Matagal silang pinalabas na masama. Matagal silang pinalabas na magnanakaw, kung ano-anong klaseng paratang ang ibinibintang sa kanilang masasama. Pero ito, malaki ang tulong nitong mga panahon na to na nalalaman natin ang tunay na mga nagawa ni Apo Lakay para sa Pilipinas, no? Kaya maraming tao ang namumulat ngayon at nagigising sa katotohanan na hindi nila nabalitaan nung panahon na yon. Halos 3 dekada nagtiis ang mga Marcos sa mga hindi magagandang salita at pagbibintang na ginagawa sa kanila. Ngayon, unti-unti nang bumabangon at nakikita naman natin nagiging matagumpay ngayon ang mga Marcos sa kanilang tinatahak na landas, no? At nalalaman natin ngayon ang tunay na nagawa ni Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr. para sa Pilipinas. Anila, kung naghahanap o mano ang mga Antay Marcos ng mga matibay na patunay sa mga huling sandali ng First Family sa bansa, ito na marahil ang kanilang hinahanap. Ayon naman sa mga solid Marcos Loyalists, sabik na umano silang malaman ang buong katotohanan mula sa nag-iisang saksi na nanatili sa tabi ni PFEM hanggang sa kanyang huling sandali. Narito ang announcement ng mga anak ni Colonel Arwiza. Almost 34 years ago, one of the greatest presidents in the Philippines has ever passed away in the foreign country. I was only a teenager at that time. Black propaganda, even in Hawaii, was not kind to the president. Word spread around that the president was not really dead, and that this was just a ploy so he could be flown surreptitiously to the Philippines. News and TV, and articles in newspapers continue later. Even now, news refer to him as a dictator. This needs to change. PFEM was not a dictator. Yes, in my opinion, the president who took over was the real dictator. Do your research. Watch videos of people who also experienced firsthand what it was like during PFEM's leadership, and watch vloggers on YouTube who have done the research. One of the books you need to reference is my father's book. This is a historical book that explains what truly happened during the last 4 days in February 1986 until PFEM's death in Honolulu in September 1989. It is about time to rectify the history. We have been quiet for over 30 years. Black propaganda had decades to brainwash the Filipinos and smear PFEM's name. Now, it is about time to learn what truly happened from the fateful days in Malacanang during the EDSA Revolution until PFEM's death in Honolulu. You need to hear from the one who witnessed it all,
Colonel Arturo Arwiza. He wrote his first-hand experience in his book, Ferdinand E. Marcos, Malacanang Tumakiki. Please do not dehumanize PFEM. He was not perfect. He made some mistakes. But he did great things for the Philippines. Find out from our father's book and see for yourself how PFEM was mistreated, disrespected, and betrayed by his so-called friends. Read how the Marcoses practically begged Cory Aquino for PFEM to be allowed to die in his beloved country. Did PFEM deserve to be treated in so inhumanly? How heartless can one be to deprive someone, especially the president, who just longed to die in his country? Colonel Arturo Arwiza was referred to as the last loyalist. He was President Ferdinand E. Marcos' aide-de-camp and confidant who dedicated himself to protecting the president for 21 years. He stood by PFM's side from 1968 until PFM's demise in September 1989 at St. Francis Medical Center in Honolulu, Hawaii. This speech is dedicated in his memory. His wife and children are working to republish his book, Ferdinand E. Marcos, Malacanang Tumakiki. This is a historical book from first-hand experience by Colonel Arturo Arwiza, who was there in Malacanang protecting PFEM, flew on the plane with the Marcoses, and stayed loyal to PFEM until his demise. He saw and witnessed it all. This is his story. Ang sundalong humarang kay Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Nakilala at hinangaan ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. si Colonel Arturo Arwiza na bumisita ang Pangulo sa San Miguel Brewery noong 1975 at harangin siya ng batang sundalo na pumasok sa isang silid na hindi pa personal na nai-inspeksyon ng Presidential Security Team. Hiniling ni PFEM na ilipat si Colonel Arwiza sa kanyang security team dahil sa pinakitang lakas ng loob at potensyal nito. Ayon sa interview ng aide-de-camp ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ni Colonel Arwiza, kay Cory mismo nanggaling ang pag-amin na pinalayas niya ang mga Marcos sa bansa kasabwat ang Amerika. Ayon naman sa mga avid Marcos supporters, malapit ang ilabas ang katotohanan kung ano talaga ang nangyari kay Apolacay noong EDSA Revolution at mahigit 3 taon na nagdusa sa Hawaii. Ito ang libro na hinihintay nating lahat ng mga Marcos Loyalists. Alamin ang katotohanan dito sa libro para madepensahan natin ang pamilyang Marcos. Halos grabe ang hirap na dinanas ng mga Marcos nung pinalaya sila rito sa sarili nilang bansa at pinatapon sila sa Hawaii. Diba? Halos nga yung ismo yung kamatayan ni Ferdinand Marcos Sr. Hindi dito nangyari sa Pilipinas. Talagang ayaw nilang pauwiin. Na siyempre gusto rin ni Apolacay na dito kung babawian siya ng buhay dito mismo sa bansang kanyang pinagsilbihan, no? Pero talagang yun ang pinagdamot sa kanya ng mga dilawang administrasyon ng mga panahon na yon. Sobrang pahirap ang ginawa sa kanya, sa kanilang pamilya. Kaya dito mo nalalaman kung sino talaga ang kontrabida at bida sa isang pelikula. Pero sa kabila ng nangyari sa mga Marcos, yung biyayang dumating naman sa kanila na hanggang ngayon ay kanilang natatamasa, nangyayari. Kumbaga, ang kasabihang karma ay totoo, no? Kakarmahin din ang may maling ginagawa sa iyo. Old Marcos supporter, Nice! 89 po kayo! 89! Grabe, Nice! Sana umabot ako ng ganyang edad. Grabe po, Nice! Sobrang pagmamahal sa mga Marcos. Kasi binigyan kami ng lupa sa presidente Marcos doon, mata sa ako, sabi na sa kapatid ko, yan, huwag pababayaan. Kaya, binigyan naman sa akin ng bahay. Kaya kumahal na mahal yung si Marcos dahil binigyan po kayo ng lupa. At nakakarating pa ako ng Ilocos, yung wala sa grabe, magnamainti ko. Dapat po, nanay, may kasama po kayong may gubata. Kasi may tabaho yung ako ko eh. Ganun po. Saan pa po kayo nakatira? Tundo po. Tundo? Opo. Sino po kasama nyo? Pero may sasakyan po kayo. Wala. Oh my God. Sasakyan lang kami. Kaya po. Grabe naman, Nay.
May sumilit sa inyo dito pumunta? May pumilit pong pumunta sa inyo? Wala po. Busang loob. Grabe kayo, Nay. Sobra. Ang loob. Kasi, alam mo, anak, hindi mo siya nag-ano. Ay, Lini, I didn't realize it's your birthday. We should have a birthday party for you in maybe your dad's old office. By the way, thank you very much for the book that you sent me. I lost my copy when I had a bunch of copies, but the last one that I kept for myself that your dad signed, nawala ko when we moved from the States to here. So I'm so happy that you sent me back. You sent me a copy again. I've been reading it, you know, bringing back all the memories, and hindi ko makalimutan talaga si Art. On a happier note, that it is a nice birthday that you will be celebrating. Like I said, hanapin natin yung opisina ng dad mo. Tapos doon tayo mag-celebrate. Ayun, at ating natong ngayon ang video na nagmula kay Whistleblower PH 2.0. At natong ngayon nga natin, no, si Lola, no, 89 years old. Talagang solid Marcos loyalist siya. No? Talagang ang Marcos ay minahal ng mga senior. Karamihan ng mga senior citizens na umabot sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. ay talagang pinapakitaan siya ng pagmamahal, dahil sila mismo ang nagpapatunay sa ginawang tulong sa kanila ni FEM, ni PFEM, noong panahon ng siya ay nabubuhay pa. No? Kasi kung talagang yung ipinibintang kay Apulakay ay totoo, hindi dapat makakakuha ng ganyang simpatya si Ferdinand Marcos Sr. Pero sa kabila ng binibintang sa kanya, ay lumalabas yung mga kabutihang ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. sa lahat ng mga tao, at siya'y minamahal. Diba? At nakikita natin yung mga anak niya, apo, ay hindi nawawala sa gobyerno. Ang tiwala ng tao ay buo pa rin sa mga Marcos, lalo na ang pagmamahal nila kay PFEM ay hindi nawawala. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace!